Morning guys! Welcome sa ating pangkabuhayan showcase. Ayan. Pangkabuhayan showcase. Pangkabuhayan kasi dito, ito ang bumubuhay sa amin. Ayan o. Nung panahon ng pandemic, wala kaming borders. Walang nagre-rent dun sa rentals namin. Dun sa harapan ng kalsada. Ito ang bumuhay sa amin yan. O, oh, diba? Yan ang binigay ni Lord na Savior noong panahon ng pandemic. Ito guys, ang bumuhay sa amin. Yan, ang palm oil. Diba? Tara, ito tayo doon. Mga trabahador. Sayang to, hindi pa. Hindi pa pinasimento, no? Ah? Ah, payag na yung may-ari. Uy, kay common sense man. Hindi pa siya papayag, the same man din. Ginagamit din nila. Mas malala pag ganito. Let's go home!
dito. Nagalinis. GR. Nakamilan, thank you. O, yung taba nung papaya. Parang lahi nung papayin ko yun, o. Pang, wala tayong manok. Pang... Puupo sana tayo doon, kaya lang, madumi itong ating shoes. Iihi sana ako eh. Kaya lang, walang pagtaguan. Baka mamaya matai ako, walang panghugas. Ah, sige guys, uwi na lang tayo. See you! Mga kalamansi, ang lalaki ng bunga. Ayan oh, ang sarap magbaon ng asin dito. Magupo at magpitas. Diba oh? Kaya na may hinog dito. Pitasin natin. Ayan. Wait lang ha. Ayan. Oh. Grabe ang dami oh. Oh. Naiihi na ako. Magtago tayo dito. Ihi tayo. So, ayun guys, uwi na tayo. Balik naman tayo next time. Yan, tinutumpok-tumpok nila dyan yung mga paklang hanggang mabulok. Hanggang mabulok na lang to, no? Pero tinutubuan din pala to ng mga ano. Ganito, oh. Yung tinutubuan ng mga uong. Ito ang tinutubuan ng mushroom, oh. Dito, dito banda. Mga palipaligid. Yung mga yan, oh. Yung mga kwan daw, yung mga dahon daw na natuyo. Yan, oh. Diyan daw nagatubo yung mga mushroom. Ano ka na ito itong bossing mo? Oo. Ano ang higa niyo da? Ano si gato niya? Ito. So, ayun guys. Next time na lang. Balik tayo. Bye! So, ayun, tawag na tayo. Uuwi na daw. Tapos na siya. Hindi siya nakapag-inspect. Hindi niya nakita yung mga bagong dukot ng mga kawatan. So, ayun guys, balik na lang tayo next time. Second week pa man pala yung harvest. So, bye for now. So, guys, ang ginagawa, kapag hindi siya namumunga, itutumba nila. Ayan. Ayan, oh. Tutumba nila. Pero ito tinumba. Tumayo pa din siya. Ah. Tapos papalitan ng bago ito. Kaso kinakain man ng insekto. Ayan o. Oh. Ang may kinuha din dito sa bandang. Ayan o. Oh. May mga. Hindi na nakikita ng mga kwanto eh. Bagong putol. Last week lang ba to? Eh, bago lang yung ano, oh. Dahon, oh. Nauuna yung mga kawatan. Ayan. Oh, di ba? Ayan, oh. Bagong putol. Di pa natanggal itong paklang. Tapos ito, oh, bago din lang to, oh. Oh. Ayan, oh. Fresh pa yung dahon. Ayan, oh. Mukhang nakuhaan na rin siya, oh. Ayan, oh. Wala talaga tong mga kawatan na to. Mag inspection pa tayo dun sa banda doon or banda doon. Tara.
Okay guys, dito tayo banda sa kabilang ano, malapit sa bayo. Bayong tinatawag kasi maraming nakatira. So ayun, ang tawag ko dati dito sa mga ano, sa mga puno ng palm oil is babies. So until now, they are my babies. At nag-adult na sila at nagbibigay na sila ng kanilang sariling babies. Ayan, sobrang taas na sila guys. Look at them. Oh, look at that. Sobrang taas na sila. Ilang feet na ito. Pero buti na abot pa rin sila ng mga nag-harvest. Kasi may pang ano man, may pang cut man. Ayun. Ayun, ang hugaw-hugaw ng paligid. Merong nag-cut na hindi hinila. Yung ano. Tara, puntahan natin. Ibot tayo sa ating hanap buhay. Ayun, may bago din dito. Bagong cut din. Ayun, oh. Nauuna yung mga, ano, kawatan. Salbahin mga kwan na to. Yan oh. Bago lang oh. Bagong hulog lang yan. Ayan oh. Nauna silang nag-harvest. Hanap pa tayong iba. Magtatanim ka, magtanim ay di biro, tapos ibang makinabang. So maglibot pa tayo guys. So tara guys, maglibot tayo. Kami dito ay magpapalinis dahil malapit na naman ang harvest time. Next week, harvest time na. So, kailangan magpalinis talaga. Ayun, si Hubby nagsusupervise. Ayun. Mukhang naunahan na naman kami ng kawatan. Ayan, oh. Hello, guys. Ayan, oh. Kasi, ang daming naglipa ng mga kawatan. Una pa silang nag-harvest. Ayan, oh, mukhang naunahan kami. May bagong, ano, oh, may bagong harvest. Ayan, oh, basa pa, oh. Kita nyo yan, yan. Yan, yan. Yan. Basa pa. Mukhang nauuna yung mga kawatan talaga. Doon pa oh. Mga bagong cut. Ito ang nakasurvive sa amin ng panahon ng pandemic. Kahit mababa ang presyo, at least may panggastos. Ayan. Tapos recently, nitong 2022, tumaas siya, umabot siya ng 850 per kilo. So, tapos makaharvest ka ng 8 to 15 tons in 1 month. Diba, ang laki nun. So, yun, nakaraos talaga. Pero, ilang buwan lang yun.
Ngayon bumaba na siya, umabot na naman siya ng 5 pesos. Pero okay pa man ang para sa panggastos. Nakakaraos pa man din. O diba? This is the goodness of our loving God. Yung kahit na unemployed ka, self-employed kami, nang dahil dito sa binibigay niyang mga grasya, nakakaraos kami. Diba? Kaya, there's so much na kailangan ipagpasalamat kay Lord.